greetings and hello YouTube world. Welcome po sa aking channel. Ako nga po pala si Marie. And today I will be doing a review about this, guys. Yes, this guys. These five little guys. They are the new Maybelline Creamy Matte Nude Brown Lipstick Collection. And this is really my first time to do a review about a certain product. And I'm really, really nervous right now because it's not my thing. Because ako spontaneous person. And nakakatakot kung mag-stutter ako or what. And wala talaga akong tiwala sa sarili ko. Ayan. So, but I will try my very best to do this. This video an informative one for you guys. So without further ado, let's start the swatches. Hindi importante sa akin yung itsura when it comes to packaging. Ang mahalaga sa akin is nandun lahat ng information na kailangan ko. First is yung brand. Next is yung shade. And shade number. And yun, yung tatlong yun. Yun ang importante para sa akin. Next is travel friendly. Yung tipong may lalagay ko siya sa makeup kit ko. Madadala ko siya kahit saan. Yun. Important. Yun ang importante sa akin. And yun hindi siya nakaka-affect sa pag-apply ko ng ng product. Nung mismong product. So, for me, it's a thumbs up for me. Kasi bonus na lang talaga sa akin kung shiny shimmer yung extended pa siya or ma-design siya or may tinang or ewan ko, ginintuan ba siya, yun, bonus na lang para sa akin. Ang malaga, yung mga factors na sinabi ko sa inyo kanina. Second, let's talk about the shades. Teka ng gulo. Ayan. So, I got them all. And unfortunately, hindi ko gusto lahat ng shades. Dahil hindi sila lahat bagay sa akin. So, ang mga nagustuhan ko is etong nude one, burgundy blush, and clay crush. Ang hindi ko gusto is yung nude embrace and very nude. So, bakit ko hindi sila gusto? Bakit ko sila hindi gusto? Kasi nung in-apply ko sila sa lips ko, na-define nila yung lines ng lips ko and I don't like that. Ayoko ng ganun. And nung in-apply ko sila, yun yung tipong pag nakita ko ng nanay kung ito yung shade ng lips ko or ito yung kulay ng labi ko, isusugod na agad ako ng nanay ko sa ospital. Yes, mukha akong may sakit pag ito yung suot ko. Kaya, hindi ko sila trip, gami-swap. So, sorry. Yan, gusto na gusto. And itong tatlong to, yan. I love this, guys.
And they are really perfect for my skin tone kasi kamorena ako. And ang lakas niyang maka-fresh and maka-blooming and wearable siya anywhere, anytime. Pwede ko siyang isuot sa work, pwede ko siyang isuot sa school, pwede ko siyang suot sa parties. Ayan. So, I really, really love this. Ayan. I-recommend ko siya sa mga morenas. Ayan. Since morena ako. Pero, eto, itong dalawang to, I think perfect siya sa mga Miss Bisaya. Okay? Next, let's talk about this smell. Hindi ako magaling mag-describe ng amoy ng amoy. Hindi ako magaling mag-describe. So, for me, buo naman siya. Okay naman siya sa pang-amoy ko. Ewan ko na lang sa iba. But for me, parang sweet na. Ewan ko. Okay naman siya sa akin. Hindi siya mabaho. Mabaho siya for me. So, let's talk about sa mismong product na. Ayan. Well, evident naman, sa pangalan pa lang niya, it's creamy and it's matte. And I'm a kind of person na sobrang obsessed and love na love na love ko talaga yung mga matte lipsticks. Kung makikita niyo yung mga makeup collection ko, alam mo dami yun. Makikita niyo sila, konti lang yung satin, konti lang yung glossy, halos lahat matte. And ayun, ang problem lang sa mga matte lipsticks, alam niyo yan, it's very drying. But, ibahin niyo tong creamy matte lipstick ng Maybelline kasi hindi siya drying. It's moisturizing kasi nga velvety yung finish niya. And, ayun, I can wear it all day long without thinking na shucks, dry na yung lips ko, shucks, baka magbalat yung labi ko or what. Hindi mo maiisip yan. Very comfortable to wear talaga tong product na to. And sobrang dali niyang i-apply. As you can see, with just one glide, na-achieve mo na talaga yung color ng lipstick. And that's a big thumbs up for me. So, does it last all day? Probably, kapag hindi ka kumain. Pero pag kumain ka, mabubura na siya. Especially dito sa middle part ng lips mo. Well, ano ba? Yun naman issue sa akin yung longevity ng isang lipstick. Kasi for me, the more na hirap tanggalin or long-lasting yung lipstick, the more na harmful siya sa lips mo. Diba? Sipin nyo, ang hirap niya tanggalin. So, punas ka ng punas. Diba? So, ang magiging result niya, matutukap yung palat ng lips mo, and magdudugo, magsusugan, and I don't like that. Mas piliin ko lang po, mga guys, yung madaling matanggal kaysa sa hindi madaling matanggal, di ba? Pwede naman tayo mag-retouch, pwede naman tayo sa restroom, reapply, or what, kaysa naman yung magsugat yung lips mo. So, walang issue sa akin yung longevity. And if you are going to ask me kung i-recommend ko siya, yes, definitely, kasi ang ganda-ganda niya. Ang ganda niya. Tapos yung price pa niya, 299 pesos. Actually, nabili ko lang to on sale. 225 ko lang siya nabili. And, grabe, bilhin nyo na to. Presyo pa lang, mura na. Tapos yung quality pa, ang ganda. You deserve to have this. So, thank you for watching, guys. Sana nakatulong ako sa inyo and naging informative itong video na ito para sa inyo. And don't forget to subscribe.